Wow. May prenup. May prenup. Ang ganda ng prenup. Oh. Prenup photos na sila. May save the date pa siguro yan. Oh. Oy, invitation. Ang ganda ng invitation. Ang ganda ng cake. Mm. In fairness. Magandang hapon na Ma'am Gia, si Attorney Sanferer ito. Yes po. Ma'am, ano pong nangyari dito sa inyong apat na kasal? Eh yun nga po, umatras po sila kasi ang dahilan po nila, din po nila kayang punan yung kalahati po nung babayaran sa wedding organizer. Yung 70,000 na natitira. Opo. Okay, pag-usapan nga natin paano nagsimula. Ang nag-propose sa'yo, of course, nag-propose ba sa'yo si Joshua o is it because... Hindi po, namanhikan po sila diretso. Dahil buntis ka? Kasi po, nabuntis na po ako. Opo. Ilang taon ka na ulit ngayon, ma'am? 20 po. Si Joshua? 20 rin po. 20 rin. Pero nung panahon na nag-decide kayong magpakasal, talagang yan ang gusto ninyong dalawa o pressure ba yan ng pamilya? Gusto na rin po kasi andun na rin din po yung, yun nga po, yung buntis po ako, ayoko rin po yung yes. Iba po yung iplido ng anak ko, kaya gusto ko rin po makasal. Gusto na rin po namin dalawa. Pinag-usapan na rin po namin dalawa yon. Okay, ngayon ganito, ano tong insidente na, ano ba, ang nakaaway mo ay ang yung biyanan? Kasi binabasa ko tong mga messages, no, ang anghang ng palitan ninyo. Ikaw ba ang nag-post nito? Sana lang, masarap ang ulam mong babaeng, impacta, ganda ng invitation, mamahalin, kaso nasayang lang dahil sa impacta kong biyanan. Opo, my day ko po yan. Nung March 22 pa po yan, yung my day ko na yan. Wala na po yan, burado na po yan. Sayang ang gasto, sayang ang effort, mapupunta lang sa wala. Sana masaya ka na babaeng, impacta, nakasira ka ng pamilya at pinahiyan yung pamilya ko sa mga ginawa niyo. Ano po ba ang nangyari, ma'am, 5 days before the wedding? Opo, umatras po sila. Paano sila umatras? Anong dahilan? Eh yun nga po, yung tungkol nga po sa pera, okay na po nga kami doon, maghahatiyan po sa 70,000. Kaso po may 30 mil pa po palang babayaran sa kuya niya sa pinagsanglaan ng motor. E di umaabot po ng 100,000, e di lugi po kami doon. Sa amin po i-charge lahat sa magiging pakimpim po ng mga ninong sa sabitan. Eh paano po kung hindi po umabot ng 100,000 plus po yun? Eh kami po ang nakapirma sa wedding organizer, kami po ang madedihado. Magkano na ba ang nailabas ni Joshua? Naglabas po sila ng 68,000. Kayo? Yung sa baboy po, buti nga po, yung pinunta naming baboy na kukunin ng papa ko, dalawang baboy po, saka sa bigas, hindi pa sila nakakapagbigay sa baboy. Kasi ang usapan, 25 namin kukunin yung baboy. Balak pa lang nilang bayaran yung baboy. Buti po, nung umatras sila, hindi pa po nababayaran. Sa akin lang po yung kahihiyan po ng ginawa nila. Kasi po, bumili na rin po ako ng damit nun eh. Pati sa mga abay, meron na rin po eh. Okay, so binili mo din yung mga damit ng entourage mo, yung gown mo. Itong sa wedding organizer, po, 130,000. 130 plus po. Ano yung covered ng amount na to? Yun nga po yung sa venue po, tsaka sa church, tsaka po yung lahat-lahat na po. Ano na po siya package po. So, sabi mo, 70,000 na lang yung balance. Sinong nagbayad nung kalahati nung para sa organizer? Sila po. Tapos sila. Po, pinapabayaran po nila yung 30 mil na dinaon din po nila dun sa may wedding organizer. So, in effect, magkano pinapabayaran sa inyo? 100? 100 plus po. 103 plus po. 70 po, tsaka may 30 mil pa po. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganito, no, yung magpapakasal at ang pinag-aawayan at ang dahilan kung bakit kayo hindi na magpapakasal ay yung gastos ng kasal. Yung gastos nga po. Pero tell me, Gia, gaano katagal na ba kayong magkarelasyon ni Sir Josh? Mag-1 year pa lang po sana. Eh. Kaso po, nag-iulay na po kami nung March po. Nagkabaranggayan po kami. Nagkabaranggayan kayo dahil nga hindi na natuloy yung kasal. Opo. Itong pamamahiya ng kanyang pamilya, ano ito? Ano yung detalye nito? Yung ano nga po, yung tungkol sa kasal po, kasi po, yung sa mga ninong namin, okay na po, nalabas na rin po yung invitation, nakapag-prenup na rin po kami. Yung iba pong abay namin, may mga damit na. O yung mama ko, bumili rin po ng damit para sa abay namin, kasi yung ibang abay namin, kamag-anak namin, alam na rin po ng mga kamag-anak namin yung kasal, kasi halos pag 5 days na lang po yung kasal eh. Tsaka paano po ba sila nila sinabi sa'yo na hindi na matutuloy ang kasal? Si Sir Joshua ba ang nagsabi sa'yo na hindi na? Opo, si Joshua po mismo ang nagsabi sa mga kaibigan po namin na hindi na daw po matutuloy ang kasal, wala na daw po matutuloy na kasal. Hindi ba sa'yo diretso dapat sinabi? Kaibigan po namin na magiging abay po namin, nag-announce na po siya na hindi na daw po matutuloy pero ang kasal. Pero sa'yo niya muna unang sinabi?
Sa akin po, nung gabi po na yon, nung nagkaroon ng gulo po dito sa bahay namin na yon, sabi niya, hindi na daw po sila tutuloy ng kasal, magbarangay na lang daw po kami. Kinabukasan, sinabi na rin po niya sa mga abay namin. Ganun ba yon? Yung wala man lang kayong discussion bilang magiging mag-asawa kayo na kaya ba natin tong kasal? Parang bigla na lang nag-decide si Joshua na, oy Gia, wag hindi na tayo magpapakasal. Ganun ba yon? Ganun po, diretso po siya. Sabi niya, wala na daw po matutuloy na kasal. Teka lang, o yun nga yung ano eh, magulo, no? 20 years old na kayo pareho, tama? Opo. Ilang months ka ng buntis? 7 months na po. 7 months ka ng buntis. Ang akin kasing sinestablish dito, Gia, paano sinabi sa'yo ni Joshua? Alam mo kung bakit? Kasi titignan natin kung magkakaroon sila ng liability o wala. Sige po. Oo. So, ang tinatanong ko sa'yo, paano sinabi ni Joshua? Kailan niya sinabi sa'yo? Yung 5 days bago yung kasal? Bigla ka lang ba niyang tinext o tinawagan o pinuntahan ka niya? Nag-uusap po kami, nag-chat po kami. Kasi po, nung bago po kami nagkabaranggayan, nagkaroon na po ng gulo yun tungkol nga po sa pera. Tapos po, nag-usap po kami na, sabi ko, ano bang balak mo? Kasi po, nagkagulo na po kami dito noon eh. Nagkamurahan na, nag-iskandalo na po yung nanay niya dito sa loob ng bahay namin, nagmumura na po sa loob ng bahay namin hanggang sa kanto. Sabi ko sa kanya, ano bang balak mo? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya po sa akin na huwag na daw po daw ituloy yung kasal. Sa susunod na lang daw po. Pwede po ba yun? Na itutuloy, sa susunod na taon daw po itutuloy yung kasal. Eh, nakahanda na. Sino bang may desisyon na kumuha nung event organizer na magbabayad kayo? Parehas lang po. Same lang po. Bago po ako nag-contact sa wedding organizer, tinanong ko muna sila. Kasi po kasama ko po sila eh. May picture po kami. So na nag-agree sila doon sa amount? Po. Nag-agree sila na, ito po, opo. Future opo. Mother-in-law and Joshua, opo. 150,000, nag-agree sila. Opo. At ang sabi nila, po, sila ang sasagot nun? Or ano ang hatian ninyo mula pa sila, nung... Sila po ang sasagot, kasi ganito po yon. Ang unang usapan, 200. Hindi daw po nila kaya ng 200K. Kaya po, napunta sa 130, sa classic package. E di sabi ng papa ko, ano kaya nyo ba ng 130? Sabi naman po ng nanay niya, opo, kaya daw po, kasi daw po maraming tutulong. Yun ang sabi na, yun po yung sabi sa amin. Eh di, hindi naman po kami bata kausap, yun po ang pagkasabi ng nanay niya, kaya daw. Tapos nung bandang huli na malapit na yung kasal, hindi po pala nila kaya. Sige, bakit daw hindi nila kaya? Anong dahilan? Eh, yun nga daw po. Yung, di ko nga po alam sa kanila eh. Kung kami, gustong mangyari, kami po ang magbabayad ng 70,000. Sige, Sir Joshua. Hello po, ma'am. Good morning po. Magandang hapon si Attorney Samferer ito. Sir. Una-una po, hindi po tungkol sa pera po yung napag-awayan namin. Hindi tungkol sa pera? Napag-awayan lang po namin is, binastustan po yung magulang ko. Kasi, okay na po yung lahat eh. Kasi kami na po yung gas, sabi na po yung gas lahat eh. Yung pong nakipag-usap po kami sa biyanan po namin na lalaki, kasama ko po yung kapalid ko, saka si nanay ko, saka ako. Nakipag-usap kami sa, kasi meron kaming sinanlang motor, yung 40,000, tapos pagkayari ng kasal, papayatan din namin. Pero yung asawa po ng isang kuya ko, papayatan din po pagkayari po ng isang buwan na sao niya, kasi madedili lang po ng isang buwan. Pero kaya naman po namin yun. Ang pinagkaano lang po namin, yun nga po, nung pumunta po kami sa bahay nila, yung nalaman po na gano'n, sinasabi naman po namin gato na isang labo yung motor namin, papayatan lang po pagkayari ng kasal. At mababalik din po sa amin yung pera na yun kasi yung papadala din po sa timaya, madidili lang po ng buwan. Yun na hindi po nila naintindihan. Tapos bigla pong nagmura po yung tatay nung binan ko, yung tatay po, ni Gia. Nagmura po sa kapatid ko. Minura po ganyan. Tapos yun po, doon po nagkagulo na po. Tapos nung lumabas na po kami, nagpa-abiso lang po, hindi po kami nagpa-barangay. Nagpa-abiso lang po kami na kung sakali siya nagpa-barangay, pag-aayosin lang po. Yun na po ang sinabi namin, pero hindi kami nagpa-barangay. Diretsong tanong, Joshua. Gusto mo ba talagang pakasalan si Gia? Kaya ko pong kapakasalan niyan, pero kung babasasin lang po yung magulang ko, hindi na po. Ba't mo siya binuntis? Anak ko na lang po, titingnan ko, ma'am. Bakit mo siya binuntis? Kung wala ka naman palang balak, pakasalan o panagutan? Hey, may balak ko pong panagutan niyan, saka pakasalan po, ma'am, yan. Okay na po yung event na po na yun, napag-usapan na po na yun. Ang kinano lang paano po... Paano kung ganito, Sir Joshua, ha? Paano kung wag nating isipin yung pera? Gusto mo ba siyang pakasalan? Hindi na po. So yun ang sagot. Mahal mo ba si Gia? Noong una po. Noong hindi pa siya buntis, pero ngayong buntis na ayaw mo na. Hindi po, minahal ko po yan, ma'am. Minahal mo nung hindi pa siya buntis. O sige, anong nagbago? Ang nagbago lang po, kaya lang po ako nagbago kasi po, ma'am, binastos po yun niya yung magulang ko, minura niya sa harap ng barangay. Dapat hindi po siya nakisali, awil lang magbiyanan lang po yun. Siya lang po sumali. Joshua, okay, alam mo, sandali ha, may magulang din si Gia.
Apo, alam tandaan ko po mo may magulang din siya. Hindi ba kabastusan din sa magulang niya? Nabuntis yung anak nila. Apo. Pagkatapos ganyan lang, intindihin mo rin naman yung side nila. Apo. No, hindi ganoon kababaw 'yon na porket nagkaroon ng maliit na away tungkol sa pera eh biglang magde-decide ka na hindi ka na magpapakasal. Hindi ko rin naman kayo pipilitin. Sa barangay po nagkausap, ma'am. Excuse po, ma'am. Ganito, sa Sir Joshua. Sa barangay po nag-usap. Sasabihin ko sa'yo yung legal naman. Kasi sinagot mo na yung hindi legal eh. Tatanong kita, di ba, kung wala bang issue ng pera, papakasalan mo to. Narinig ni Ma'am Gia yon at ng nanay ni Gia, ayaw mo siyang pakasalan. Okay? So, hindi na issue ng pera pala talaga yung pag-ayaw mo sa pagpapakasal eh. Hindi yung pera. Ayaw mo talaga. Ngayon, ang problema kasi dito, merong tinatawag din kasi sa batas na breach of promise to marry. Normally, hindi naman pinaparusahan ng batas ang pag-atras sa kasal. Meron lang mga instances po, Sir Joshua, na posibleng magkaroon ka ng civil damages. Ibig sabihin, magre-recover ng damages mula sa'yo dahil hindi natuloy yung kasal. Ito yung mga tanong nila na attorney, ano ba ang kaso sa mga paasa? This time kasi, Sir Joshua, pinaasa mo sila, si Gia at yung kanyang pamilya na magpapakasal kayo. Kung sa simula pa lang pala, eh hindi na kayo sigurado, dapat hindi mo na ginawa lahat yun. Excuse lang po. Pwede po, ma'am. Ma'am, nung una po, talaga pong papakasal ko kasi po, mahal ko po yan. Ang nagka-add lang po, hindi po dahil sa pera. Dahil lang po sa away ng magbiyanan, eh nakisali po siya. Nambastos po siya ng sarili kong magulang na dapat hindi siya nakikisali away ng magbiyanan. Eh siya po yung sumali. Minira po niya yung sarili kong magulang. Sa akin po, nasaktan din po kasi po, magulang ko po yun. Nasa harap po kami ang barangay. Ang kasulatan po dun sa barangay, ma'am, eh hindi niya tatanggap yung sustento ko. Hindi niya, sabi ko, sustentohan ko na lang po yung bata ka para po ano. Kasi po, pilit po kami pinag-aay sa barangay, ikasal, tuloy na ikasal. Ang ano lang po sa kanya, humingi lang po siya ng tawad sa magulang ko, matutuloy po yung kasal. Yung po ang sabi sa kanya. Kaya nga sabi ko, humingi ka ng tawad sa magulang ko para matuloy na ikasal. Itutuloy po talaga namin. Eh, pero hindi po siya humingi ng tawad hanggang sa minura niya uli. Ayun, doon na po na... Okay. Ano bang pambabastos talaga yung ginawa ni Gia? Sinabihan po si nanay na wala po kaming hiya, kakapandaw po ng mukha namin. Sinabihan po ganun sa harap po ng barangay. Nanay Gloria? Opo. Magandang hapon po, nanay. Hindi ko po, ma'am, akalain na makakarating pa dyan yung issue na yan. Nakakahiya lang po, ma'am. Opo, tulungan kami niyo po kaming malinawan dito, nanay. Kami po, hindi po kami ugali namin, takbuhan. Kasi nga po, ustong nabuntis po na Joshua yung magiging manugang ko. Antimanip po, namanhikan po kami nung kinabukasan na yun. Inaayos na nga po eh. Bigla-bigla po, ganyan po mga... Ang nila, gusto po nila iskandaluhan. Kami po, nagpunta po sa bahay nila para po magpirmahan sana nung event at nakapag-down na po kami ng pera. Ngayon, ang sinasabi lang po nung anak ko, nasanla niya yung motor na single saka yung isang motor po. Ang sabi lang po nung anak ko, kinausap niya yung mag-asawa, payag ba sila na sila muna magbayad ng perang 30,000. Pagkayari ng kasalan, papalitan din sa kanila. Para pong nabanas itong nanay ni Gia. Ano pa ba ka ang naiambag nyo? Ganun po ang salita sa amin. Ganito na lang po, Nanay Gloria. Kayo po ba ay boto na magpakasal itong si Joshua at si Gia? Ay, hindi na po, ma'am. Kasi bakit? Po, so sobrang sakit magsalita po nung mga yan eh. Nabastos po talaga kami. Kahit po sa harap mismo ng kapitan, kahit po binabawal na sila. Hindi okay, po, so ganito na lang po. Opo, Nanay Gloria. Ang gusto nyo pong mangyari ni Sir Joshua, hindi na matuloy ang kasal pagkatapos. Susuportahan nyo na lang po itong magiging anak ganun ni naman po ang Gia. Plano namin. Kasi po, anak din po ng anak ko yan. Kasi, naawa pa nga po ako sa kanya at buntis siya. Babae din po ako. Okay. Kaso po, sa pinagagawa nga po niya, hindi na po magandang pakisamahan. Kahit sige. Dito po sa bahay namin, wala pong galang yung babae na yan. Okay, ganito na lang, no? Yung kanina naman, no, in-explain ko lang po para sa kaalaman din ng lahat. Para din sa mga netizens ngayon kasi nagtatanong sila. Hindi ko intention pilitin tong dalawang to. Ako naman, laging advocate ako ng mental health awareness, hindi ba? At bata pa tong mga to. It's a good thing na ngayon pa lang nagkaalaman na sila. Hindi talaga tamang rason na magpapakasal kayo dahil may buntis na. Sinabi ko yung tungkol sa breach of promise to marry,
para alam po nating lahat, katulad ni Sir Joshua, na hindi ganun-ganun yon, na mag-aaya ka ng kasal, no? Magpe-prepare kayo ng church, may mga invitation, may prenup, alam ng lahat. Kasi kapag ginawa nyo yun, tapos umatras kayo, kapag sobrang lapit na sa kasal at hindi kayo nagpaalam ng maayos, or may mga factors kasing ganun, maaari kayong maging liable for damages. So, para lang din po sa kaalaman ng lahat. Gia? Hello po. Ngayon, narinig mo na, kung wala man lang kayong issue sa pera, hindi ka talaga daw papakasalan ni Sir Joshua. Anong masasabi mo doon? Ayaw mo na rin. Anong gusto mong mangyari ngayon? Eh, magkakaso po ako sa nanay niya kasi po, yun nga po, yung pagpapaya niya sa akin. Pero saka paano kung kasuhan ka rin niya back? Dahil sabi nga ni nanay at ni Joshua, meron din kayong mga masasakit na salitang sinabi sa kanila. Ito po, sabihin ko po sa inyo, totoo ah. Nagmura po ako, totoo po yun. Dahil po, sa sobrang emosyonal ko na po nun, halos ilang araw na lang po yung kasal, atro sila. Tapos pinapamukha nila sa barangay na hinahabol sila. Anong sabi nila sa barangay sa amin? Inaayawan na kayo, habol pa kayo na habol, sabi ng daring niya. Tama okay. Po ba yun? Nandi mo, sinigaw niya pa sa barangay. Sinabihan ka niya. Pinatulang ko rin po siya. Hindi naman po, pwedeng siya lang po magsalita ng hindi maganda. Okay, yun kasi din no. Alam ko naman na buntis ka. Syempre, ang hirap din ang kalagayan mo. Kaya nga sinasabihan ko tong si Joshua, ngayon na buntis ka, eh biglang hindi na katulad daw ng dati yung pagtingin niya sa'yo. Kaya tinitest ko kanina, di ba? Kung wala bang problema sa pera, papakasalan ka ba niya? Ikaw ba, Gia? Kung wala kayong issue sa pera ngayon, ayaw mo na talaga, tama? Sabi mo? Ayoko na rin po. Okay. Gusto mo bang kausapin muna si Joshua ngayon? Meron ka ayoko bang na gusto? Po, nagmamalaki po sa akin yan eh. Sabi niya po nga sa akin eh, single mom na daw po ako, wala na daw po tatanggap sa akin. Sinabi niya yun? Siya na may kasalanan lahat eh. Nako, sinabi mo yon, Sir Joshua? Sinabi niya po sa akin yun. May niya, ano ba yun? Text? Wala nang tatanggap sa'yo. Sinabi ni Joshua na single mom ka na wala nang tatanggap sa'yo? Opo. Grabe naman, Sir Joshua. Opo, ma'am. Sir Joshua, bakit mo naman kailangan sabihin yun? Eh ma'am, sinabihan din po niya kasi ako na marami daw po akong babae. Mababae na lang daw po ako. Parehas lang daw po kami nagsakalitaan po ng ano. Sa amin lang po, away lang po mag-asawa sa amin yun. Kaya dapat din niya ako unang sinasabihin na yan, yeah, totally ka. Sir, alam mo, pasensya ka na. Apo. Hindi lang pwede kasing magsalita ng masasakit na salita on air eh. Pero apo. Kung hindi tayo on air, makakarinig ka talaga sa akin. Apo. Ang kapal lang ng mukha mo eh, nabuntis mo na nga, sasabihan mo pa na single ma'am. Kaya ngayon, wala nang magkakagusto sa'yo, wala nang tatanggap sa'yo. Ikaw na nga yung nakadisgrasya dun sa babae eh. Yan yung laging problema eh. Sa sarap, nandyan ka. Kapag wala na, pag problema na, wala na. Kanina kasi parang ayokong i-daan sa legal to eh. Pero pag yung ganyan naman ang ugali, Sir Joshua, paano naman tayo dun? Ayun nga po, hindi ko naman po sinasadya magsabi. Kasi nga lang po, nagsabi po. Napahiya na yung tao eh. Yun kasi yung problema. Hindi mo na nga siya papakasalan. Sasabihan mo pa siya ng ganun. Matama lang talaga. Alam mo, Gia, huwag ka na magpakasal dito. Maswerte ka, Gia. Andyan yung nanay mo. Nanay Juvie, huwag na lang. Yes po. Nay, ikaw ba may gusto kang sabihin dito kay Joshua? Mayroon po. Kahit sa nanay niya, mayroon po. Marami po. Ano yun? Yun kasi po yung nagbabaranggayan kami, ang tapang-tapang niya. Ang anak ko, nilalait niya, sabi pa, malandi ka, malandi. Ang dami niyang sinasabi, ang tapang, kahit sa barangay, marami nakapagsabi, malandi. Ano daw, yung matapang daw yung nanay niya. Kami nga, hindi na nga kami, okay na nga sana kami sa barangay. Umokay na kami kahit nariya na kami. Pero inulit niya na, sinugod niya yung anak niya doon sa bayan, dito sa Hain. Sinugod po niya, sinaktan niya po, pinahiya. Sinabihan pa siyang malandi na, ikaw malandi ka, nagagastos kami ng dahil sa'yo. Yun ang sabi niyang nanay niya. May witness po kami. Huwag naman din tayong mag-judge netizens no, sa mga choices nitong couple na to. Ang akin lang, nung nag-decide sila na gawin yon, di sila nag-practice ng safe sex na uwi sa ganito. Fine, dalawa silang nag-desisyon. So naririnig niyo ko, Gia and Joshua. Pinagsasabihan ko din itong si Joshua kasi mali naman na sabihan niya yung isang babae ng ganon. This goes out to all the single moms na nandyan na mataas ang respeto namin dahil kaya nilang buhayin ang sarili nila at yung kanilang mga anak. Ganito na lang, Gia. Ano yung gusto mo mangyari? So gusto mo talaga na magkakasuhan kayo? Ganun ba yun? Opo, kakaso po ako dyan. At kung magkakaso din pabalik sa'yo, sila Gloria, nakahanda ka doon? Opo, handa po ako. Pero what if pag-usapan na lang natin para umayos lahat?
para dun sa bata. Para ayoko lang ma-secure natin yung ano nila, yung safety ng bata o tsaka yung kanyang sustento, lahat 'yon ang kailanganin mo. Okay ba 'yon? Kasi mas stress ka. Ayoko po, magkakasa po ako. Okay. And Sir Joshua, ikaw naman. Hindi mo ba mahanap sa puso mo kahit papaano na maging gentle ka man lang dito sa magiging ina ng anak mo na hindi mo na nga papakasalan, irespeto mo man lang siya. Siguro kung ganyan man yung naranasan niya ngayon, yung mga buntis kasi, you know, they go through an emotional roller coaster. And 20 years old lang to, Joshua, ganyan na yung kakaharapin niyang buhay. Hindi naman siguro din fair yun. Gusto mo ba na kayo na yung magpakumbaba? Kasi sabi mo kanina, ang gusto mong mag-sorry si Gia at saka yung nanay niya. Bilang lalaki, hindi ba pwedeng gano'n na lang? Po, bilang po, ma'am, please po. Kahit bilang lalaki po, kaya ko po umipo ng tawad sa kanina. Magkapatawaran na lang kayo? Sige, kakausapin ko rin sila Nanay Juvie. Nanay Juvie? Yes po. Meron bang pagkakataon na posibleng magkaayos ang dalawang partido? Kayo at si Joshua at ang kanyang nanay? Hindi na po, ayoko na po kasi ang ginagawa niya sa anak ko eh, pinapahiya niya doon sa maraming tao. Kaya kami nagreklamo kasi baka mamaya makita na naman yung anak ko, susugurin naman niya, baka mamaya ako pa ang makita niya, ganun din ang gagawin niya. Ina-warningan kita ngayon, Sir Joshua. Hindi ko alam kung gano'ng katotoo yung sama ng pakiramdam ng nanay mo, pero ang sinasabi ko, pag iniwasan niyo yung sa barangay, makakasama pa yon sa inyo. Kasi doon sa barangay, pwedeng magkaayos kayo. Ngayon, pag hindi kayo nagkaayos doon, bibigyan ng certificate to file action sila Gia at Nanay Juvie. Ma-elevate yung kaso sa piskal tapos sa court. Ganun kasi yon. Lalala lang lalo, Joshua. Para magkaayos po, umingi po siya ng tawad at pakisamahan po ni si nanay. E paano hindi naman na yung sinabing masakit doon kay Gia? Wala na lang yon. Ma'am, matanda, maano po si nanay, mas maedad po. Respeto sa matanda? Nirespeto mo ba yung magulang din ni Gia? Opo, ma'am. Nirespeto ko. Hindi ko po siya sa harap po ng barangay. Hindi anong mararamdaman din kasi ng magulang ni Gia ng tatay niya na yung anak nila ginaganyan ng nanay mo? Hindi mo kayang pakiusapan yung nanay mo na mama, pwede bang ano, wag naman ganun kay Gia? Sinabi ko na sa'yo na legally may habol sila Gia dito. Ako gumigit na ako, Joshua. Yung sinasabi ko sa'yo, a warning yun. Na hindi makakabuti pag i-avoid nyo yung pagkikita sa barangay. And then sinasabi ko sa'yo, ano yung mali ng nanay mo? Hindi mo lang iisipin na si Gia. Yung mga sinabi ni Gia, may sinabi rin pala yung nanay mo. So nag-trigger din yun. At ikaw ba, yung mga sinabi mo rin kay Gia, pwede ka rin niyang kasuhan doon for bawsi. Yung tungkol sa pagiging single mom, wala nang makakuha kung lahat ng mga pwedeng mag-fall na emotional abuse na ginawa mo sa kanya. Ma'am, paano naman po sa akin? Isa lang po naman kasi nauna na magsalita na masakit sa akin. Hindi ko naman po gusto yun na mag-iwalay kami. Sinasabihan po niya ako na malalim na ako. Gusto mong mag-sorry ngayon kay Gia tsaka sa nanay niya? Kaya ko po humingi ng tawad sa magulang niya kung kaya din po niya humingi ng tawad. Kahit ako po mauna, ma'am. Gusto mong basta mauna po, ka ngayon? Magpakalalaki ka naman, sir. Hindi mo na nga papakasalan eh. Apo. Alam mo yun, may mga nakakapanood siguro sa'yo ngayon, mga babae. Ganyan ba yung gusto nila na lalaki? Present lang sa sarap o tapos wala na kapag nabuntis na? Ako po sa papa po niya, sa mga kapay niya. May po akong pasensya sa mga nagawa ko at mga sabi ko masamang masakit sa kanya. Hindi ko naman din sinasadya dahil sa init din ng ulo at problema na sabay-sabay. Kaya ako na napagsalita ako na hindi maganda. Pares lang din po kami nagkaano pero po hindi po ako ng tawad sa kanila po. Matanong ko nga Sir Joshua, sige si Gia na lang tatanungin ko. Gia, bago tayo magtapos ha, para lang din mabuo yung kwento sa isip naming lahat. Nung nagdesisyon kayong magtalik, paano ba yon? Pinag-usapan nyo ba yan? Inisip nyo ba na posibleng, of course, posibleng mabuntis ka pag ginawa nyo yon, di ba? Opo. Paano kayo nagdesisyon na gawin yung bagay na yon? Hindi kayo nag-isip na? Yun nga po, gusto na daw po niya magkaanak. Pinagbigyan ko kasi siyempre po mahal ko. So ginawa niyo yun dahil sabi ni Joshua gusto niya magkaanak, tama? Gusto ko na rin po kasi magkaanak kasi po hindi naman habang buhay bata po kami. Okay, hindi pala yan biglaan lang. Talagang pinano niyong magbuntis ka. At ngayon na nandyan na yung bata, ba't ganito? Ingap. Gia. So alam mo yun, sa mga bagay, I think, no, pag ang isang bagay humihirap, isipin nyo kung bakit nyo siya sinimulan. Bakit mo siya ginawa in the first place? So talagang kailangan nyo pang mag-usap, Gia. Okay? I think baka kailangan nyong balikan
yung panahon na yun, bakit kayo nag-decide na gagawin nyo yan? Isipin nyo yung bata. Kasi yun nga yung lagi namin sinasabi, hindi naman kasalanan ng bata. Eh, yung mga magulang, kayong dalawa ang nag-decide kung bakit siya nandyan ngayon. Gusto nyo palang dalawa yan eh. Alam nyo, huwag nyong isipin yung pera. Kung hindi kaya, Gia o Joshua, huwag nyong ipilit na. Hindi naman kailangan ng magarbo ang kasal. Ang daming magagarbo ang kasal, hiwalay ka agad. Hindi naman yun ang sukatan eh. Diba? So I think, ang dami nyong dapat pang pag-usapan. So, Gia and Joshua and Nanay Juvie, Gloria, Nanay Gloria, gusto nyo po yung dalawang nanay, medyo tabi po muna kayo, tas hayaan nyo din muna po yung dalawa, mag-usap muna. Pag meron silang desisyon, igalang nyo din po yung desisyon nila at suportahan nyo na lang po sila. Pwede pong ganon? Gia and Joshua, gusto nyo ba yun? Apo. O, huwag nyo munang isipin yung magulang nyo, kayo muna mag-usap. Pwede yun? Apo. Sige, Joshua, asahan namin yan. Mag-usap kayo ni Gia. Okay? Ah. Gia, okay ba sa'yo yun? Ayoko na po makipag-usap kasi po na-stress na ako sa kanya eh. Eh, okay. Sige, kung ganun talaga, nandyan naman yung barangay. So, doon natin idadaan lahat. Pag-isipan mong mabuti yan, Gia. Pag-isipan mong mabuti yan, Joshua, bago kayo magharap. Huwag mainit ang ulo. May batang involved dito. At ang pagpapakasal, panghabang buhay yan. So, talagang dapat pag-isipan yan ng sobrang tagal. Okay? Okay, so maraming salamat Gia, Nanay Juvie, Joshua, Nanay Gloria. Huwag niyo pong ibababa yung mga linya niyo, kakausapin kayo ng staff. Attorney Sam, ano po ang legal stand niyo po dito sa X? Yung legal stand natin kasi dito, kung magiging technical tayo, no, sabi ko nga, posibleng magkaroon ng ano, breach of promise to marry. Kasi meron na pong case ang Supreme Court kung saan, ganun din, okay na yung church, okay na yung venue, meron ng ano, meron ng invitation, okay na lahat. Tapos, nag-text pa yung groom, natuloy yung kasal. Tapos, kinabukasan, hindi siya nag-show up doon sa wedding. So, yun, nag-decide yung Supreme Court na pwedeng mag-collect ng damages yung bride doon sa kanya. So, yun lang naman, for information purposes, yun. So, kung gustong maghabol nito sila Gia, medyo delikado sila Joshua. Then, yung totoo yung mga exchanges nila, they can file a case against each other.